أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ما أخبتي السلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته sa ngayon mga kapatid ay atin pong tatalakayin ang kabilang sa paniniwala ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. At ito ang pinakauna na kanilang pinaniniwalaan. Walang iba kundi ang Tauhid. Ang Tauhid. Kung ating pag-aaralan mga kapatid ang akida ng Ahlus Sunnah wal Jamaah, mga taong tunay na sumunod sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alinsunod sa pagkaintindi ng mga sahaba, mga tabi'in, mga atba'u tabi'in, ang kanilang akida ay umiikot lamang sa anim. Ang una, ang paniniwala sa Allah. Ang pangalawa, paniniwala sa kanyang mga anghel. Ang pangatlo, paniniwala sa mga orihinal na kapahayagan. Ang pang-apat, paniniwala sa mga propeta at mga sugo. Ang panglima, ang paniniwala sa araw ng paghukom. At ang pang-anim, ang paniniwala sa tinatawag na kadar o ang tinadhanang kapalaran. Itong anim mga kapatid, dito lang umiikot ang akida. Ano ang ating basihan? Ang ating basihan ay nabanggit mismo sa hadith sa Bukhari at Muslim mula sa hadith ni Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma na kanyang narinig sa kanyang tatay na si Umar radiyallahu anhu na sinabi ni Propeta Muhammad sallam nung tinanong siya ni Jibril alayhi salam, yung nagpanggap si Jibril na mukhang tao, nagpanggap siya at nagtanong siya kay Propeta sallallahu alayhi wa sallam, ano ang iman? O Propeta, ano ang iman? Ang sagot ng Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ang iman ay ang maniwala ka sa Allah, maniwala ka sa mga kanyang mga anghel, maniwala ka sa mga orihinal ng kapahayagan, maniwala ka sa mga propeta at mga sugo, maniwala ka sa araw ng paghukom, at maniwala ka sa kadar, maging ito ay mabuti man o masama. Maniwala sa kapalaran, maging mabuti man o masama. So, itong anim na ito mga kapatid, ito ang pinag-aaralan ng ating mga ulama sa akida. So, sino man ang gusto mag-aral sa akida, dito lang umiikot ang kanyang paniniwala. Sa mga Islamic universities na pinag-aralan nila ang akida sa loob ng 4 na taon, at sa master's degree 4 na taon, at sa doctorate degree 4 na taon, dito lang umiikot ang kanilang pinag-aaralan. Subhanallah. So, nakikita nyo kung gano'ng kalawak itong anim na paniniwala sa Islam, na dito umiikot ang akida. Ang pinakauna ito mga kapatid ay ang paniniwala sa Allah. At ito yung tauhid. Ito yung tauhid. Sa mga nagtatanong kung ano ang pinagkaibahan ng tauhid at akida, so ito na, malalaman natin ngayon. Ang akida ay itong anim na paniniwala na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang tauhid ay ito lang una. Ito lang sinabi niya na maniwala ka sa Allah na nag-iisa. Ito yung tauhid. Pagdating sa mga malaika, paniniwala sa mga malaika, ito ay hindi na tauhid. Ang tauhid ay yung paniniwala lang sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ito yung unang paniniwala ng Ahlus Sunnah wal Jamaah sa na may malinis na akida o paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ang tauhid mga kapatid, ito ay salitang ugat. Salitang ugat na ay mula sa salitang ugat na wahada yuwahidu. Tauhidan o ang paggawa sa isang bagay na iisa. Gagawin mo isang bagay na isa. Kung marami sila, maraming mga bagay-bagay, itauhid mo sila. Gawin mo silang isa. Kung marami kang pinaniniwalaan, ay dapat isa lang ang dapat mong paniwalaan. Yun ang ibig sabihin ng tauhid sa Arabic language. Sa Islamic naman na pananaw mga kapatid, ang tauhid, ito ay ang kaisahan nang paniniwala mo na ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang lumikha sa lahat ng nakikita at hindi nakikita, at siya lamang ang nagbibigay ng biyaya, at siya lamang ang nagmamay-ari sa lahat-lahat. At ito ang paniniwala din na ang lahat ng uri ng pagsamba, excuse me, na alam ng isang tao ay dapat doon lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang niya ialay. Lahat ng uri ng pagsamba ay dapat sa Allah lamang ialay. At ang paniniwala na ang Allah ay mayroong mga pangalan, magagandang mga pangalan at mga kumpletong mga katangian na dapat paniwalaan ng isang Muslim na ang Allah lamang ang nagtataglay doon.
ang Allah lamang ang nagtataglay at wala siyang kahalintulad. So ito po ang ibig sabihin ng tauhid sa Islamikong pananaw. Ang kaisahan ng Allah sa pagkalikha, ang kaisahan ng Allah sa pagsamba sa Kanya, at ang kaisahan ng Allah sa Kanyang mga pangalan at mga magagandang mga or kumpletong mga katangian. At ang tauhid, mga kapatid, ito ang unang-unang itinuro ng ating mga propeta, ng ating mga propeta at mga sugo. Gaya ng sinabi ng Allah sa Quran, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibut taghut, sa surato An-Nahl. Ang sabi ng Allah, ang Allah ay nagsabi, katotohanan kami ay nagpadala sa bawat nasyon ng isang sugo, bawat nasyon ng sugo, upang ipahayag sa kanila nang Allah lamang ang dapat sambahin at itakwil ang pagsamba sa mga diyos-diyosan. Itakwil ang pagsamba sa mga ribulto, sa mga hayop, sa mga tao, sa lahat ng kalikasan na hindi naman tunay na Panginoon. Gaya ng sinabi ng Allah sa Quran, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibut taghut, sa surato An-Nahl. Ang sabi ng Allah, ang Allah ay nagsabi, katotohanan kami ay nagpadala sa bawat nasyon ng isang sugo, bawat nasyon ng sugo, upang ipahayag sa kanila nang Allah lamang ang dapat sambahin at itakwil ang pagsamba sa mga diyos-diyosan. Takwil ang pagsamba sa mga ribulto, sa mga hayop, sa mga tao, sa lahat ng kalikasan na hindi naman tunay na Panginoon, kundi sumamba lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ang turo ng lahat ng mga propeta, na sumamba lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ito rin ang dahilan kung bakit tayo nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Surah Al-Dhariyat, verse 56, ang Allah ay nagsabi na, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, at hindi ko nilikha, sabi ng Allah, hindi ko nilikha ang mga jin, mga engkanto at ang mga tao, maliban na lamang na ako ay kanilang sambahin, maliban na lamang na sambahin nilang Allah subhanahu wa ta'ala. So lahat ng nakikita natin at hindi nakikita ng mga nilikha ng Allah, ang dahilan kung bakit ito ay naririto ay upang sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit ka humihinga? Bakit ka kumakain, umiinom? Bakit ka nabubuhay? Upang sambahin mo lang ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang tauhid, mga kapatid. At ito din ang unang itinuturo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga sahaba. Kapag mayroong nag-Muslim, tuturuan niya agad ng akidah. Tuturuan niya ng tauhid. Bago niya tuturuan paano magsala, tuturuan niya muna ng tauhid. Kasi paano magsala ang isang tao kung walang akidah? Kung wala siyang tauhid, hindi siya makapagsala, kasi sinong sasambahin niya? So kailangan mo ng turuan na Allah lang ang dapat sambahin, linisin ang kanyang paniniwala na si Jesus na anak ni Bering Maria ay isang tao lamang at propeta ng Allah at hindi siya anak ng Allah o hindi siya Diyos. So yun mo nang ituturo sa isang tao, at yun ang laging pinapayo o hinahabilin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag meron siyang mga sahaba, mga kasamahan niya na pinapadala niya sa iba't ibang mga lugar upang mag-anyaya sa mga tao na pumasok sa Islam. Ang una niyang itinuturo ay sabihin niyo sa kanila na sumaksi lamang sa nag-iisang Diyos ang Allah, at sumaksi na si Propeta Muhammad ay sugo ng Allah. Gaya ng sa hadith ni Ibn Abbas, na sinabi ni Ibn Abbas nung ipinadala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Mu'adh bin Jabal doon sa Yemen, ay ang turo ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, fa innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab, فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَدْعُوهُمْ إِلَىٰ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَىٰ اللَّهِ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ. So ang sabi ng propeta kay Mu'adh bin Jabal, katotohanan ikaw ay darating sa isang lugar na ang mga nakatira doon ay mula sa angkan ng kasulatan, mga Hudyo at mga Kristiyano. Kung kaya, kapag dumating ka sa kanila, ay anyayahan mo sila na sambahin lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala. Saksihan ang kanyang kaisahan ng pagka-Diyos niya, at si Propeta Muhammad ay sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنْ أَطَاعُ لَكَ بِذَلِكَ,
فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. Ang sabi ng propeta Muhammad, at kung sakaling umu'ad na sumunod sila sa iyo, na sumamba lamang sa Allah, sumaksi sa Allah, na siya ang dapat ang sambahin, at si propeta Muhammad ay sugo ng Allah, sabihin mo sa kanila ng Allah ay nag-obligado sa kanila, nag-obliga sa kanila na sumamba sa kanya ng limang beses sa loob ng isang araw at isang gabi. So napaka-clear mga kapatid na bago ituro ang sala ay tauhid muna ang ituro sa isang tao. So ang tauhid ay isang akida. So ito, ganito kahalaga ang akida mga kapatid, na ito ang dapat una matutunan ng isang Muslim upang maging tama ang kanyang pagiging Muslim, na upang maging makamit niya ang tunay na katuruan ng Islam para maisabuhay niya at makamit niya ang tunay na kaligayahan dito sa mundo, lalong-lalo na sa darating na araw ng paghukom. So ito ang tauhid mga kapatid, at ganito kahalaga. At ang tauhid mga kapatid ay meron siyang tatlong uri. Tauhid rububiya, tauhid uluhiya, tauhid asma wa sifat. At itong tatlong uri mga kapatid, inshallah, ay ating itatalakay isa-isa bawat episode inshallah sa darating na mga episode. At hinikayat namin kayo na lagi inyong subaybayan ang ating programa sa Akida dito sa Mercy Islamic Center. At hanggang sa muli mga kapatid, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu.